Mga ka-vloggers, welcome po sa akin channel. Sana'y magustuhan po ninyo yung video na ito. Paki-like, share, and subscribe na lang po, mga ka-vloggers. Eto na naman po ang aking pinakabagong vlog, vlog, vlog! Hello, mga ka-vloggers! Welcome po ulit sa ating channel. Sa video pong ito, mga ka-vloggers, ang gusto ko naman po sanang i-share sa inyo yung madalas din po tanong ng mga customer, yung mga may-ari ng sakyan, kung ano daw ba ang the best na pagte-testing daw ng freon, ng leak pag may leak ang sakyan nila. Kasi nakikita daw nila yung mga nagte-testing, soap and water lang. Minsan wala pa daw soap, water lang halos. Ano daw po bang maganda? Yung sinasabi niyo pong soap and water, yun po talaga pinaka-basic eh. Basta kailangan lang, maganda po yung gagamitin soap. Tapos siyempre may water. Yung kami, yung mga powder, hindi po yung bareta ginagamit dyan para magandang pag pinatak nyo sa tubo, kailangan masabaw, sabi nga, matubig para mispread siya kagad sa buong joint na yon. Tapos, kung meron man siyang malaking leak, bubula po yon. Kami ginagamit po yung, eto, sabihin ko na po, yung Tide powder, maganda po yon. Kasi, ano po siya mga ka-vloggers eh, kumbaga accurate na talagang bubula siya. Tsaka huwag kayo magtitipid sa paglalagay ng Tide powder do sa lalagyan nyo ng ano, pang testing. Yun po talagang maganda. Isa pa po, meron din kasi akong ito mga ka-vloggers, yung tawag na leak detector. Tagal na po ito, pero sa akin kasi, sa experience namin, mas dumidepende pa rin kami sa soap and water eh. Kasi nga po, nangyari na nung araw sa mga ganto ko, mga leak detector, na minsan kahit walang leak, tutunog siya ng tutunog. Once yung kanyang tip dito, nakalanghap na ng solid na freon, lalo na yung may langis, ang nangyayari mga ka-vloggers, maloloko ka na niya eh. Kahit na walang leak, tutunog siya ng tutunog. Ikaw naman ngayon, hanap ka na hanap. Wala naman problema. Ito po kasi, ganyan. Tumutunog-tunog na ganyan mga ka-vloggers. Kung meron leak ang, tingnan nyo po ah. Kunin ko tong ano. Ayan. Makikita nyo, tutunog-tunog siyang ganyan. Pag ginaganyan po yung sa mga joints. Ito wala naman leak po to. Una kasi mga ka-vloggers, ang leak ng aircon, nagbabasa po yan, tandaan nyo ha. Kung meron po kayong problema dito sa discharge hose o sa suction hose, basa po siya, makikita nyo basang basa yan. Pero minsan hindi nyo makikita nagli-leak yan, lalo sa 134A dahil may plastic nga sa loob yan eh. Pero basa, automatic po yun, palitan nyo na. Kino-convert po namin. Minsan i-share ko rin po sa inyo paano namin ginagawa yung pagkikrimp ng ganito. Ayan mga ka-vloggers, ganyan, tinitingnan na mga leak sa ganyan. Madalas sa maganto, nakakakita kayo, nakakaano kayo ng konti-konting naamoy nila dyan. So, eto, ina-adjust ng sensitivity. Ayan Ngayon, sa sample ko na sa inyo, dahil wala nga pong leak talaga yun, yung dito na lang po tayo sa tangke ng freon. Siguro, magpapasingaw ako ng konting-konti. Tingnan natin mga ka-vloggers, ha, para makita nyo. Ang actual na pag-sense na mga ganitong leak detector, ha. Tingnan nyo po, ha. Bibilis ang tunog nito. Ayan,
Nakita niyo po mga ka-vloggers ha, lalo yung camera. Mahina-mahina lang po yung inarya ko doon ha. Kaya kung soap and water po yan, automatic, mabilis nyo maano eh. Halos wala naman pala lumalabas eh. Kaya wala sa maamoy. Ayan o, konti. Nariyan ko konti. O, ayan o. Hindi siya titigil. Maganda nyo naalis to sa leak. Ayan po siya mga ka-vloggers ha. Kailangan lang din. Ito pwede nyo pong itest sa ganyan ha mga ka-vloggers. Tinest ko yan dito dahil walang oil to. Ang nakakasira po sa mga gamit tulad sa mga leak detector na to, pag yung nalanghap na niya, yung oil, yung mabaho na ano, masisira na, hindi nyo napakikinabangan to. Yung pinakita ko sa inyo doon, dahil free yun lang po yun, walang oil yun, galing sa tangke, hindi sa malinis. Ayan siya mga ka-vloggers. Ang kagalingan lang din naman minsan kasi talaga na may ganito, pagka kunwari evaporator, minsan nga kung medyo kalakasan, itatapat lang po namin sa luber eh. Tutunog na siyang tutunog eh. Isa pa po, minsan aalisin namin doon sa gilid ng evaporator yung tinatawag na resistor block. Block resistor, yung parang may coil yun doon. Pag ginano nyo doon, maamoy nyo doon sa loob ng evaporator, mayroon leak. Yun ang advantage lang po na may gamit na ganito ha. Leak detector. Pero hindi ko masinabi na hanapan nyo yung mga gumagawa dahil mahirap din po kayo makakita ng mga technician na may ganito. Hindi naman po dahil sa ganun mga ka-vloggers ha. Ayan o. Leak detector po to talaga ng Freon. Kaya ang isa naman po mga ka-vloggers, gaya ng ano ayun sa'yo. Ngayon, yung isa naman po, soap and water. Alam naman po na ninyo sigurado yun, di ba? Ito po, sandali. Sa tulong naman po ng ganito, ng sabon, tawag namin dyan, mahiwagang sabon, te-testingin ninyo yung mga joints, halimbawa, yung compressor, pag te-testing na ganyan, kailangan masabaw, para talagang makikita ninyo, tapos, kunwari, ganito sa mga fittings, to demo lang po to, wala namang problema to sa akin na to. Hanggat maaari mga ka-vloggers, masabaw. Ayan o. Para tumulo. Dahil kung may malaking leak yan, tapos hawak-hawakan nyo pong ganyan, para nape-press. Isa pa po, na technique sa mga ganyan, mga ka-vloggers, ginagamitan namin na salamin. Hiramin nyo muna yung salamin ni Mrs. sa pagpapaganda. Ganito po. Gaganyan ninyo mga ka-vloggers ha. Para nakikita po ninyo yung ilalim. Napapagmasdan din po ninyo kung ano nangyayari. Ayan o, hindi lang yung sa ibabaw. Dahil ibabaw nakikita nyo yun eh. Basta tinesting, nagtetest na rin lang kayo. Ang unang palatandaan din po, pagka meron likansist, gaya na sinabi ko, nagbabasa. Basa po yung connection. Ganun. Pagka nagbabasa po yun, tapos pag hinawakan ninyo, parang sariwang oil. Parang langis na ano,
Sariwa-sariwa, asahan nyo, may leak po yun. Mga ka-vloggers. Ang isa pa pong, ano, tuturo ko rin sa inyo, mga ka-vloggers, kung bakit po ba nagkakaroon pa ng mga leak. Misan, ginawa na raw ng mga technician. Kagagawa lang yan eh. So, sabihin, walang ano yan. Tuturo ko po sa inyo sa susunod na video, mga ka-vloggers, kung bakit nagkakaroon ng mga leakage, ganyan. Basta sa ngayon po, ito na muna. Sana may natutunan po kayo tungkol dito sa ano ba ang maganda? Yung soap and water o halogen leak detector? Para naman maganda po yun eh. Kaya lang, hindi nga lang po kasi lahat meron ganun. Kaya, siyempre ako man, hindi ko masinasabi na maghanap kayo na may ganun. Siyempre, hindi naman po sa ganun yun. Kung ano po yung available, basta makita po yung leak. Number one po yun, mga ka-vloggers. Siyempre, supportado ko pa rin yung mga kapwa namin, technician. Basta ang malaga, magawa po yung leak. Paano mga ka-vloggers? Hanggang sa susunod po na vlog. Paalam!